kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. And as you can see, kasama natin ngayon si Mother Queen. Hello! Hello guys! Yan. Kakatapos lang po namin gumawa ng content sa channel ni Tita. Yes. So medyo pagod pa kami. Kaya mag-wine kami. Char! Yes. Cheers wine, po. Wine, cheers! Wala ito namang wine! Naman. Akin na! Magaling. Ito na po. Nag-serve pa talaga si Ato Suset ng ano sa amin. Ng wine. Kaya nga eh. Cheers! Yan. Yeah. Sarap. 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 Good. Yes. So, ayun na nga, guys. Dumalaw po ako dito kay Tita. Kasi hindi ako nakapunta po nung anniversary ni Lloyd. Tapos, kanina dumaan kami doon bago ako nagpunta dito. At gumawa kami ng content sa channel dito. Nagtabas-tabas po ng halaman sa garden. Yes. So, ayan. Ngayon, chillax-chillax na lang kami. And kwentuhan lang. So, kumusta ka naman, Tita? Okay naman. Nakikita naman ninyo, okay naman ako. At thank you sa pagbisita ni Kara sa aming bahay. First time, Kara, ako, right? Ako, first time. Dati po kasi ini-invite ako ni Lloyd dito, pero sabi ko, nakuti, sige, next time kasi ang layo. Hanggang sa hindi na natuloy. Pero at least ngayon, natuloy na rin. Ito yung third time na nagkita po kami ni Tita. Kasi yung first ay sa Love Radio daw, tapos yung second... Sa libing ni Lloyd. Tapos, at yung ngayon. Third yung ngayon. Mm. Yung second time po na nagkita kami, nakakatawa yung tita. Hindi ko alam kung alam mo na yung kwento nun. Anong kasi kwento? Po, si Mami Nita po kasi, siya po yung nadadatnan ko dun sa Kaingin dati. Mm. Pag nagpupunta ako. Eh, hindi ko po maalala yung difference niya sa personal. Kasi magkamukha po kayo, diba? Tapos ang pinaka nakakatawa po, nung nagpunta po ako nung ni Lloyd. Nang living. Opo, napagkamalan ko po. Saan, Mami? Nagkamalan ko po si Tita na siya yung Mami. Tapos sabi ko po sa kanya, buti naman po, nagkita na po tayo sa wakas. Drama-drama, Apek. Ganun po. Tapos nakita ko siya, hala, siya si Tita, ano? Si Mother Queen. Tapos sabi ko, ang akala ko naman po si inyo, kayo yung Tita. Napagpalit ko po yung ano nyo. Tapos tawa kami ng tawa na ni Almira kasi sabi ko, hala, lutak talaga ako, nakakaloka. So, yun. But anyways, kumusta naman po kayo nowadays, Tita? So, okay naman din ako at parang naka-recover naman din ako sa nangyari ni Lloyd kasi 3 years now, di ba? Pero hindi pa naman makalimutan talaga, nasa puso pa din natin kasi siyempre anak, di ba? Opo. Yung mga wala pang anak, hindi talaga makarelate sa feelings ng nanay kasi... wala pa nga silang anak, di ba? Okay. Iba. Pero pag naging nanay na kayo, so alam niyo na, kayong iba pa ulit-ulit ng tanong sa akin na, anong ganun-ganun. Tapos minsan nakakairita din, no? Paulit-ulit din mong sagot, tapos paulit-ulit din ang tanong, yung parang, ang sinasabi ko lang, hindi niyo maintindihan ang feelings ng magulang kung hindi pa kayo isang magulang. Kasi iba naman talaga pag hindi ka pag pa magulang. Opo. Yan. So, ngayon po, ang pinagkakabala ni Tita is, syempre, yung mga halaman nyo. Yung mga halaman, oo. Bukod po doon, ano pa po, mga ginagawa nyo nowadays? Yung 3D, yung mga beads. Gumagawa ako. Tsaka yung cross stitch, mayroon din ako. Nagko-cross stitch po kayo. So, mayroon po kayo dyan sa kwarto yung mga sample mayroon, na nagawa? Mayroon ako. Sige, mamaya silipin natin yan. Ay, marami sa mo si Leo. Talaga po? Mayroon sa labas, may sa kwarto ko. So, mamaya itour ko kayo sa taas. Kasi hindi ka pa rin nakakit sa taas, right? Hindi pa po. Secret! Surprise, walang diba? Clue. Si Tita po eh matagal po kayo sa sa ibang bansa? OFW. Opo. Ilang years po kayo doon na nag-stay? 24. Yes. Grabe, ang tagal. 24 kasi siyempre OFW, 'di ba gano'n naman talaga magulang magsikap para sa mga anak na makatapos. Ayun. Yung awa ng Diyos naman, yung mga anak ko naman nakatapos naman lahat at wala naman akong masasabi. Lumaki naman silang masunurin, gano'n. So, ilang taon po nun si Lloyd Magto 2 years si Lloyd. Si Ate Sheena? Yes, Sheena. Tapos si Ate Suset? Oo, si Suset, si Luis, si Lloyd, tapos si Lloyd. Si Lloyd is bunso ko si Lloyd. So, siya yung pinakabata nung umalis po kayo? Magto 2 years si Lloyd kasi umalis ako ng July 26. Tapos, mag-September 22, mag-2 years si Lloyd. So, batang-bata. Nilaban ko talaga yon kasi sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, di ba? Iniisip ko kasi pag hindi ako alis, hindi makapag-aral yung mga bata. So, talagang nilaban ko yung pag-abroad kasi although malungkot man, pero at least naman, mayroon namang magandang
outcome yung pag-abroad ko, diba? Opo. So, paano po yung setup nandito nung nasa abroad kayo? Every year, umuwi po kayo? O may mga times na may ginakauwi? Ano, every year talaga. Minsan, twice a year ako umuwi. Kasi yung mga amo ko kasi is foreigner, hindi naman Arabo. Ah, okay. So, nakakaano talaga kayo? Yes. Nagtrabaho ako sa British Embassy. Diplomat ang amo ko. So, nung una kong punta doon. So, maganda rin naman ang ano ko doon, katayuan. Yung maganda rin ang accommodation namin. Parang hindi kami mga katulong kasi diplomat ng amo ko. Opo. Matagal ako doon sa diplomat na amo ko. Mga siguro 10 years din ako doon. O, di ang homesick po noon, no? Homesick ko, pero may ano na dun eh, telepon, tumatawag. Ah, so lagi naman po kayo sa landline. Syempre minsan pa may moment na gusto nyo makasama yung mga anak nyo po, diba? Ganon. Wala eh. Kumbaga, ano talaga yung magulang eh, yung pag-tiisin talaga lungkot. Sacrifice talaga, guys. Kaya, ang inaano ko naman sa mga anak nga, yung magulang nag-abroad. So, pag-igihin yung mabuti yung pag-aaral nyo kung pinapaaral man kayo kasi hindi madali ang buhay OFW. Sa abroad. Ang dami nyo pong tinitiis for sure. Yeah, for sure for the ano, family, di ba? Sa mga anak. Opo. Nagkaroon po ba ng time no na nasa malayo ka tapos nagkasakit kayo? Di ba yan po yung usual na nangyayari? Pag malayo ka tapos may sakit ka, ang hirap. Oh, actually, nagkasakit ako dun eh. Matagal din. Po. Pero okay naman kasi yung mga amo ko rin naman, hindi naman nila ako pinabayaan. Mabait naman po sa talagang inyo. Ano din sila. Oh. Wala akong among di mabait kasi, siyempre, kalayasan ko, di ba? Of course. At least swerte naman po kayo sa mga ano. Swerte naman ako dahil ang pagpangamuhan kasi depende rin yun sa katulong, depende sa amo. Kung mabait ka, mabait din yung amo sa'yo, ganun. Ano po yung pinakamahirap na part nung andun po kayo sa abroad? Struggles lang yung sa abroad kapag sabay-sabay ang tuition fee. Ayan. Sabay-sabay ang tuition fee kasi siyempre dalawang college, si Lloyd kasi at saka si Luis sa private school kasi yan sila sa Olivares. So sabay-sabay din, 'di ba? Tuition, yun talaga ang mahirap sa OFW pag pasukan, guys. At saka yung tapos ang dami pa nila. Ang dami pa nila sabay-sabay. Tapos yung bayaran ng tuition, ganun, yun ang mahirap talaga. So nagkaroon din po ng point na hindi nakabayad ng tuition. Oo, lagi ano, no. Yung ano, yung promissory. No? Lagi ata si Lloyd ganun eh. Nakaka-relate po ako diyan, tita. Ganun din ako dati. Ganun. Kasi hindi mo naman talaga maiwasan din yun kasi ang salary naman eh, every end of the month lang naman, di ba? Tsaka hindi naman din kalakihan, di ba? Tapos may nag-aaral college, may ano, apat, ganun. So, di talaga maiwasan yung ganun, di ba? Opo. Di naman tayo mayaman kasi, di ba? Tama. So, nung time po na yun, nasa malayo kayo, umuuwi-uwi pa rin naman kayo. Nakakasama nyo pa rin po yung mga anak po nyo, di ba? Ano po yung mga traits ng mga anak nyo na ano? Na gustong-gusto nyo, malambing po ba sila o iba-iba sila ng ano? Iba-iba ang ugali. Iba-iba. Si Lloyd talaga malambing yun. Opo. Tapos... Siya po pinakamalambing sa apat. Malambing din naman yung iba kasi may time nga... Itong si Suzette, sabi niya, huwag ka na mag-abroad, ma. Maglabada na lang tayo dito. Sabi niya, ganun, malalala ko yung sinabi ni Suzette. Ilan taon po siya nun? 7 yata, Kaset? O grade 4 yata? Talaga? Tapos sabi naman ni Lloyd. Bakit hindi daw po siya yun? Ikaw yun. Alam ko yun. Tapos sabi ni Lloyd, pag hindi na mag-abroad si mama, wala na tayong chocolate. Ganun si Lloyd. Kasi ganun ang... tapos... di ang pag-uwi, dami talagang chocolate, diba? Opo. Tapos, siyempre, bigyan din mga kapitbahay. Tapos, si Lloyd sabi na, kain ka na ng chocolate doy. Lloyd sabi niya, huwag na, aki-aki na ipin ko eh. Kasi, diba, ganun siya. Pero, namimigay naman sila sa mga kapitbahay. Yun, ganun. Si Suzette, ayaw niyang mag-abroad ako. Si Lloyd naman, ayaw din niyang hindi ako mag-abroad kasi wala na ng chocolate. Ano, ganon. Pero nung habang lumalaki po si Lloyd, syempre, gusto niya na siguro mauwi ka na, gumagano na po siya sa inyo. Yung ano na siya, yung tapos na siya ng college. Yung nag-start na siya ng YouTube, tapos maraming nang nagsabi doon, ba't hindi ka pa umuwi, ate, sikat na si Lloyd. Hindi ko naman talaga alam na sikat si Lloyd. Ay, hindi ko po alam noon. Hindi ko talaga alam kasi hindi naman ako sa... ano talaga, nagyayabang. Hindi talaga ako marunong gumamit ng gadget na mga, ano, yung mga Facebook. Dahil hindi ko naman kinalakihan yun eh, di ba? Kasi wala namang ano sa probinsya. Hindi talaga ako marunong, naturuan lang ako ng konti, pinag-aralan ko rin, so alam ko na. So parang sinasabi lang sa inyo na, sabi niya, ba't nagtrabaho ka pa? Ang sikat ng anak mo nun? Sabi ko, ha?
paano niyo alam? Ganon kasi sila, siyempre sila, di ba, ako naman, hindi naman talaga ako. Sabi niya, sikat na yung anak mo, sabi ko. Sabi ko, hindi naman ako umaasa ng anak. Kailangan pag umuwi ka, mag-ipon ka din. Kasi maya, ibrinawan din ba, maghingi ka sa anak mo, di ba? So gusto niyo pa rin kayo maging provider sa kanila? Oo. Gusto ko rin umuwi, kahit although may kita na sila, may mga kanya-kanya ng trabaho, gusto ko rin may sariling pera ako. Kasi pag gusto kong umalis, may madudukot ako. Ayaw ko naman nga kada alis pahinging pera, di ba? Hindi naman ako ganun nga pagkamagulang. Hindi ako. Pero nung time na yun, sinasabi na po niya na, mauwi ka na. May nagtatawaran pa kami nun. Bakit? Kasi sabi na, uwi ka na ma, kasi bibili na ako ng bahay. Sabi ko, wag muna doy, kasi nakausap ko pa yung amo ko nga ganun-ganun mag-for good sila. Pag nag-for good sila, mag-for good na rin ako. So, ano ngayon, 2020 January, nag-for good ako. Tapos si Lloyd naman 2020 September, wala siya. So, nagkasama pa rin kami ng 8 months yata. So, nag-decide na po talaga kayo nung sinabi niya na mauwi ka na. Ano kasi, po yung nag-push sa inyo na sige na nga? Kasi senior citizen na rin ako. Kaya parang okay na to, tama okay na. Okay na, kasi senior ka na rin eh. Kailangan na-enjoy mo na rin yung life. At saka ang tagal niya rin po sa malayo, di ba po? Tama na yun. Opo. Pero alam niyo po ba na marami din pong kwento si Lloyd tungkol sa inyo? Kwento ko lang experience namin nung nag-Korea po kami. Lagi niya nga po sinasabi na gusto ko na pauwiin mga magulang ko. Gusto ko na andito sila, ganyan-ganyan. Kasi gusto ko yung presence nila kasama. Nung one time po na nag-Korea po kami, kumakain po kami noon. Tapos may nakita kaming matanda. Tapos, weakness pala din niya yun. Matanda. Weakness, pag nakakita na matanda, weakness ko rin po yung kahit sa mga lola ko. Tapos pagtingin namin sa matanda, nagkatinginan kami, tapos umiyak kami dalawa. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Ba't ka naging umiiyak? Sabi ko, hindi ko alam weakness ko kasi pag nakakakita ng matanda. Tapos sabi niya, naalala ko kasi si mama, gusto ko na siyang pauwiin. Tapos naiyak tuloy ako, gumaganong kami dalawa. So nag-iyakan kayo? Nag-iyakan po kami na sa Korea. Tapos yun, kaya alam ko po na noon pa lang, talagang gustong-gusto niya. Gusto na nga niya, lagi niyang sinasabing uwi. Tapos sabi ko kasi, siyempre may amo din ako, hindi naman pwede. Nag-alaga kasi ako ng bata, nani ako doon sa Abu Dhabi, friends ang amo ko nung bago ako umuwi. So ayaw ko naman nga iwanan sila dahil siyempre may sahod pa rin naman ako doon, di ba? At saka yung visa ko, tinatapos ko rin yung visa ko dahil ayaw ko namang umalis nga ongoing pa yung visa ko kasi ang mahal kaya ng visa ng Abu Dhabi. Kaya ayaw ko rin mahal ang visa. Basta-basta agad naman. Basta-basta. Kasi siyempre, iniisip ko rin yung ginastos nila sa akin. Ayaw ko naman din nga agad-agad ka uuwi nga ongoing pa yung visa mo, di ba? Pero at least po ngayon, natupad na yung kagaya nito. Ang ganda po ng bahay nyo. Natupad yung pangarap ni Lloyd. Hindi naman kaila sa inyo nga itong bahay ni Lloyd. Binili nito para sa amin. Tapos, nung binili, hindi pa na-renovate. Kung ano kasi yung mga plano niya sa bahay. Kasi dito ako nung pinaplano ito. Kasi kasama kami. So, yun din ang sinusunod ko kung anong mga plano niya sa garden, sa kitchen. So, lahat-lahat. Mostly naman siguro natupad din na namin yung gusto ni Lord sa bahay. So, ito na yun ang outcome. Opo. At sobrang ganda. Tsaka parang relaxing po. Relaxing. Pero kahit struggle din yung paggawa dito. So, naayos naman. Ang dami din pinagdaanan. Pero at least ngayon. Sa Musileo, sa bahay, maraming pinagdaanan. So, at least natapos din naman yung pinagdaanan. So, ito na yung outcome, guys. Nakaka-relax na, pero wala naman si Lloyd. Ayan. So, happy naman siguro din si Lloyd. Sabi for nila. You, tita, syempre. Tsaka for the whole family. Nagkakasama din po kayo ng mga travel. Ibang family members dito sa bahay once in a while. Kasi gaya ni Ate Susette, mupunta siya dito, di ba? Oo, dito naman niya nakatira eh. Wish ko lang mag-asawa na si Susette. Wish ko lang. Cheers! Para kay Ate Susette. Ingit si Almera. Si Almera, gusto ko rin mag-asawa na. Hindi ka nanay ni Almira ba? Parang nanay na parang din. Parang anak na rin po. Oh. Di ba? Lang taon na ba si Almera? Si Sid? Karapat-dapat na pumunta. Times to? Opo, opo. Bilis po ng panahon kasi 3 years na po. 3 years na talaga nakalipas, si Lloyd. Pero parang brand new pa rin po ba? Parang
Parang siyempre, hindi mo naman talaga ay maiwasan pag isang nanay kay brand new pa rin. At saka, pasalamat din ako kahit matagal na si Lloyd wala. Opo. Marami pa ding nakaalala ni Lloyd, mga fans. Opo. Hindi talaga nila nakalimutan. Parang nakatatak na talaga sa puso nila yung pangalan nga Lloyd Cadena. At may para siyang may iniwang legacy sa kanya. Legacy, o, yun talaga. Alam naman ninyo talaga din nga si Lloyd napaka-generous. Nakikita nyo naman sa mga vlogs ni Lloyd. So, sabi kasi ni Father, the mission is over, kaya kinuha na siya, ganun. Kaya yun na lang pinanghawakan ko, guys. So tayo, wala pa tayong mission. Ay, loko. Ay, Diyos ka. Pero alam ko, dahil ngayon ay buwan ng September, every month of September, parang, ano po yan eh, parang pag-alala po sa ano nito. Tsaka birthday din ni Lloyd. Malapit na din. Malapit na rin. So, eto nga nakaraang araw eh, yun nga, hindi ako nakapunta, nagpunta sila tita sa ano ni Lloyd. Kanina pa dumaan kami doon. So, ayun po, nung moment na yun, nung September, 3 years ago, back then, nung nangyari po yun, pinaka... Saddest of my life. Di ko naman inasahan kasing mangyari yun, kasi siyempre na, message pa naman siya. Hindi ko naman inasahan nga ganun ka grabe, 'di ba? Kasi pag nagka-COVID tayo, hindi natin alam kung makaka-survive ba. Yun, kasi parang kasagsagan noon, 'di ba? Opo, 'yun talaga yung ano eh, talagang so hindi ko talaga inasahan 'yon nga ganun. So wala na rin naman tayong magagawa dahil as I said, sinabi ko na rin ito sa Jessica Soho, hiram lang naman natin ang buhay, 'di ba? Hiram lang natin si Lloyd, 'di ba? Tayo naman kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kaya habang hindi pa tayo kinuha, gumawa tayo ng kabutihan, guys. Early in the morning yun eh. 6 yata yun set, no? Siguro, hindi ko na matandaan yun kasi ayaw ko rin alalahanin yung ano na yun. Ayaw kong alalahanin yung mga time na yon. Basta sinabi sa akin ni Suzette, kasi dalawa lang naman kami sa bahay. 3 years na po yung nakakalipas. Meron po ba kayong mga moment na iniisip nyo na sana ito pa yung ginawa namin ni Lloyd, may mga bagay ka pang gustong gawin with him. Yung mga, kung may rewind po yung buhay, ano pa sana yung gusto mong mangyari? Palagay ko naman, wala naman akong ano, kasi parang nagawa naman namin lahat. Na-enjoy naman ako kasi sa 8 months na yon magkasama naman kami. Pang mga pinto yung bahay namin kasi renovation pa yung, ano, yung mga kitchen. Sabi ko, doy, di ba nakakatakot dito kasi walang pinto? Tapos sabi niya, okay naman dito, mas safe. So, wala naman ako sigurong ano dahil regrets wala naman. So, siguro may mga konting regrets nga wala ako nung maliliit pa. Pero, ano naman yun kasi naman para sa akin yun, di ba? Para sa kanila yon kasi kung halimbawa sama-sama naman kami, wala naman kaming hindi naman sila makapag-aral, di ba? Hindi naman nila masunod ang gusto nilang bibilhin kung anong gusto nilang ano, di ba? Yung mga kung wala kang kung di ako nag-abroad, at least kung nung doon ako sa abroad, kahit anong gusto nila, parang nasusunod din naman ng konti. Yung gano'n, nakapag-aral pa sila, gano'n. Tsaka pag naibibigay niyo po yung kailangan ng anak, parang happy ka. Kasi kung nakikita mong hirap na hirap po lang kinakain ng mga bata, nang hingi-hingi nila, so, masakit din sa'yo. Opo. Pero kung kahit nag-sacrifice ka sa abroad, na naibigay naman ng tama sa kanila, nakapag-aral, nakakain ng tama, so parang happy ka na rin, diba? Opo. Ano po yung pinaka namimiss niyo? Ni Lloyd? Yung daging nag-alala, tuwing uwi ko, yung, pag may time kasi si Lloyd, nung nandito kami, yung alis kami, yung magmuwa, yung gano'n, tapos, galagala, bowling, yung gano'n. Ngayon wala nang bowling eh. Hindi po, nagbo-bowling din kami sana, pero wala nang bowlingan, di ba? Wala na po ba? Wala na. Sa ano po, tita? Doon po sa office namin may bowling doon. Saan yun? Dalawin niyo po ako. Cheers! Cheers sa, na ma? Cheers na! Saan po? Yun? Kaso sa ano po? Sa may Green Hills. Sa baba po mismo ng office namin may bowling po. Andreset. Gusto ko kasi yung bowling. Ewan talaga po? Enjoy. Sa abroad pa. Nagbo-bowling ako sa abroad. So, yun po yung madalas yung ano, ginagawa before? Yung minsan lang naman kasi din kami nag-bowling ni Lloyd kasi pagpunta namin doon, punuan. Pero nakapag-bowling kami. Yung shopping-shopping, yung ganon. Yung shopping, bowling, tapos kakain sa labas, yung ganon. At least parang nasulit naman po nasulit eh. Nasulit naman din. Bonding talaga kayo eh. Tapos nung pag nag-vacation naman ako ng Pinas,
Boracay, Baguio. Plano kasi ni Lloyd nung buhay pa siya mag out of the country, ang una talaga sana Japan at Korea. Ayan. Wow, Korea. Gusto niyo mabalik ng Korea. Korea. Tapos wala na. So, ayaw ko kung i-treat ako ni Suset sa Korea ngayon. Kinakalagot ako. Kinariro na itong Korea na to. Oo, maganda doon dito sa Korea. Nakapunta ka ba doon? Dubai sana. Mayroon siyang event doon. Sa tapos nag-pandemic. May ticket na kami doon. Ah. Oo, kasi may ano siya doon, sponsor. Sinama nga ako. Kasama ka rin si Madam Ili, no? May book na kami doon. May ticket na kami. Kaso lang, all of a sudden, nag-pandemic. Tapos nawala na rin si Lloyd. So, siguro hindi talaga para sa kanya yon. Baka para sa atin yun. Yung Dubai. Parang Dubai. Dubai. Opo. Pero parang hindi ko naman din na-miss ang Dubai kasi galing nga din ako doon. Kasi, opo eh. Pero kung kung ngayon po, saan niyo po gusto pumunta lugar? Kung may mag-type po. Kung gusto. Ay, yung ano, yung mga gusto ni Lloyd, Japan, Korea, yan. Kasi yun ang gusto ni Lloyd. So, naka-Thailand naman din ako, pero... Galing ko lang po ng Thailand, tita. Init naman dun. Nung ano lang po, last month po ng July. July. Kasi ang ano kasi ni Sina, kung kailan ang birthday ng mga anak niya, nag-out of the country siya. Mm. So, Thailand ang napili namin. Sabi ko ni Sina, huwag naman tayo pumunta doon sa mainit na lugar. Para naman tayong aso doon nga. Yung ganun ba? Ang init kaya doon. Ibang init sa pero Thailand. Pero nagpunta kami dito, hindi naman ganun kainit. Kasi March kasi kami nagpunta. Ah, summer March po kasi yun. March, April. Opo. Nag-Thailand din kami ni ano po ni Lloyd kasama yan sila Almira tsaka sila Ellie na alala ko. Sobrang init din po nung time na yun kasi summer. Sabi nga ni Ellie nung inupuan ko daw doon sa Thailand. Doon daw din si Lloyd umupo. Sabi niya, doon din si Lloyd umupo, tita. Sabi ko, iyon lang ang bandang entrance eh, di si doon talaga. Pero yun ang gusto ko, Korea. Pero sana makapunta nga kayo dito na para makapagpasyal-pasyal. Yes. Tayo. So, inshallah guys. So, magdasal na lang tayo. Nga, ilibre ako ni Kara. Teka lang po, tita. Cheers! Paglibre talaga eh. Cheers na lang. Malalasing na po si tita. Naku, puro tayo wine na. Hindi, konti lang to guys. Wine lang talaga konti ito. Konti lang po, opo. Hindi naman po siya nakakalasing. Hindi. And ito, is good for your heart. Mm. Yes. Pag wala kayong heart, minom ka, Almera. Parang wala kang heart. Jumuhin ka dito, minom ka rin daw. Ano po sa tingin niyong best thing sa pagiging nanay? Masarap naman pakiramdam ko na naging ina ako. Mayroon, di ba, mayroong mga nanay nga walang anak. So, yun ang parang bliss din sa akin. Blessing din ako sa mga anak ko. Nagkaroon ako ng apat kahit... makukulit minsan. Yeah. Sino bang pinakamakulit? Ayan na, laglagi. Hindi na i-mention. Secret na lang. Secret na lang yan. Ano ko naman nga, being a mother, kasi naranasan ko maging magulang, di ba? Okay. Kasi yung iba hindi maranasan na maging magulang, di ba? At saka nagkaroon din ako ng dalawang lalaki, dalawang babaeng anak. So, okay na yun sa akin. Best na yun sa akin na nagkaroon ako ng anak, guys. Especially yung mga anak ko, hindi naman din ako pinababayaan. Yung katulad ng iba nga parang inaabando ng anak, di ba? Okay. At saka sila naman, sila ang tumutulong sa akin. Hindi ako ang tumutulong sa kanila. Yun ang kaya the best. Blessed talaga yun. Kasi yung naramdaman ko sa iba, mostly sa mga friend ko sa abroad, parang ang lalaki na ng mga anak nila, sila pa rin nagsusupport. Yung ganon, sabi ko, hindi naman dapat ganon kasi dapat yung mga anak na magsupport kasi pinapaaral nyo sila, di ba? Parang may return ba ganon? Ano po ba ang ano nyo, tita, ang mga natutunan nyo sa buhay, mga realization sa lahat po ng mga nangyari? Natutunan ko kasi 'di ba lumaki akong mahirap. Opo. Lumaki akong probinsya, 'di ba, mahirap ang buhay doon. So ang inaano ko, ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko sa probinsya. Kaya nagsikap talaga ako nga makaangat-angat man lang ng konti. Kaya nga nag-abroad ako, 'di ba? Kasi opo, ang hirap kaya ng buhay ng probinsya life, 'di ba? Walang mga gadget. Ayaw ko yung iparana sa mga anak ko nga yung kahirapan madadala sa kanila, guys. Ganun. Kasi siyempre wala na rin naman akong tapos, 'di ba? I'm not a professional, 'di ba, nga nag-opisina ka. So, ang makakaya mo lang talagang gagawin 'yung mamasukan, 'di ba? Ganun lang. So, ano naman din ako, happy naman din ako kasi 'yung mga ano ko, mga
ambisyon ko, yung parang ano ko, yung mga dreams ko sa buhay, parang natutupad ko naman din. Nakikita ko naman sa kanila nga, ano rin yung pinahalagahan naman nila rin yung paghihirap ko, diba? Ganun. Ano po masasabi niyo sa mga ano, gaya po ninyo na nag-abroad, lalo na yung hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin, tapos may mga anak na naiwan dito. Ano po masasabi niyo sa mga parents na gano'n? Tsaka sa mga anak sa mga rin, anak, sa ay, sinabi ko lagi yun kahit sa mga vlog, sa mga live ko nga, yung mga anak nga, yung mga magulang na sa abroad, sana mag-aral kayong mabuti at huwag niyong sayangin yung opportunity kasi yung mga magulang niyo doon, hindi naman namumulot ng pera yon. Sakripisyo talaga. Yung iba namang mga anak naririnig ko, di sila nakapagtapos kasi wala daw magulang nag-supervise. So, hindi tama yun, di ba? Kasi, kumbaga, sakripisyo ng anak, sakripisyo ng magulang, magtulungan kayo, parang umangat kayo sa buhay, di ba? Okay. Hindi yung mga anak dito, pinapaaral. Ibang ginagawa. Naglasing-lasing, wag mga anak na lang ng bata pa. Yung hindi naman ako against doon, pero ano, pahalagahan yung effort, sikap ng magulang na parang umangat kayo nga hindi kayo gumaya din sa amin, sa akin, katulad ko nga walang tapos, parang ma-change naman ang life nyo, di ba? At least, si tita, blessed sa kanyang 4 wonderful yes, children. Yeah. Especially, 3 na lang. Ay, 3 na lang. Ah, 3 na lang. Parang so, feeling ko kasi si Lloyd kasama pa rin. Hindi, parang kasama pa naman okay si Lloyd. Tita, okay ka pa? Parehas ng ano, parehas ang amount ng aming drinks. Ibig sabihin po dito lahat ng sinisip natin, pantay na pantay. Pantay, diba? Pantay na pantay. Hindi kami naglalasing guys, mamaya ubusin pag behind the scenes. Opo, ayan. Ah, alam mo dito, pagpasok ko nga dito sa bahay, kanya sabi ko, kung kailan wala na sa Lloyd, saka pa ako nakapunta. Yun pero na okay nga lang, kasi andito naman si tita. Yes. Kasi, yun nga, ako naman naiisip ko yung time, napakahalaga po pala talaga ng time doon. Yes, kapag may time gusto kong gawin, gawin mo na agad. Kasi ang dami ko moments sa pinalagpas before na pag sinasabi ni Lloyd, punta ka dito. Isip ko, may other time pa naman, kaya next time na lang. So, saka ka next time mo pala, hindi wala mo napapansin. Na. Kaya, diba, sabi yung time mahalaga. Sabi ni Lloyd, life is too short. Opo. Diba? Lagi yung sinasabi niya. Pero, parang alam na niya, no, nga short lang talaga ang life niya, no. Kasi lagi yung sinasabi, yung mission is accomplished na daw si Lloyd sa mission. Kasi tayo daw, pinanganak tayo, may mga mission tayo sa lupa. So, sa kanya daw, accomplished na yung mission niya. Kung tumbaga, tapos na yung mission niya, guys. So, kasi pag namatay daw tayo, is pangalawang buhay na daw natin, reborn. So, mayroon naman siguro siyang mission doon sa langit or nagpapasaya naman sila doon sa mga lonely na mga kaluluwa, ganun. Okay. Pero sa palagay ko naman, nandito lang si Lloyd paikot-ikot sa amin kasi parang, di ba, parang mapipil mo naman. Opo. Yung pagpasok nga po kayo yung presence sa likod. Presence. Puro picture ni Lloyd. Parang feel ko, nagkita na rin kami dito. Finally. Tapos yung mga butterfly. Pag ang daming butterfly sa pinto. Pero pag kahit nag-garden ako, maraming butterfly nga lumalapit. Yung iniisip ko na lang si Lloyd yun kasi isang butterfly si Lloyd eh. But anyways, ayun nga, sulitin natin ang bawat oras dahil tama nga yung sinabi po niyo is life is too short. Kaya, okay, so love one another and enjoy life. Ayan. Enjoy our wine, tita. Ayan, ingat si Almera. So anyways, thank you so much guys for watching this. Ayan, panoorin niyo po sa channel ni tita yung ginawa namin na paggugupit. Paggugupit o pagtatabas, kung ano man tawag doon. Gagarden. Gardening. Na nakalbo yung aking mga halaman, guys. So, okay lang yun. Kasalanan ko po. Siguro mga rate ko, 3 out of 10 po ako, no? 1. 1 plus 0, 10 naman. Okay, wow. Oh, di ba naman tapos eh. Pero thank you so much po, tita. Yes. Finally, nagka-bonding na rin po tayo. So, talaga for si sure si Lloyd. Yes, happy talaga si Lloyd. So, thank you so much po. Siguro, subscribe. What's your... Siguro si Lloyd din siguro nag-ano nga mag-visit ka talaga. Kaya nga po, nagkandaligo-ligo po. Kasi, pag may mga ano, kasi parang may ano nga parang si Lloyd din ang gumagawa ng paraan ng ganun ay mag-connect. So parang naramdaman ko rin naman 'yun nga ganun. So thank you so much guys for watching this vlog. Bye. So bye. Thank you din kay Almera at kay Madam Cara. Yes. Sige. Bye-bye.